Hi guys, good morning. So, pakita natin ngayon kung paano natin i-set up yung ating Arclim Vendo sa Umada Cloud Setup. So, shoutout pala tayo kay Love Takumi. So, pinahiram po tayo ng access sa niya sa kanyang ano sa cloud Umada Cloud Setup. So, ito na. So, ito yung ano niya. Ito yung Shopee niya. So, ito yung may 1 year na Umada Cloud na hotspot server. So, ito yung ginamit natin na access ngayon. So, pakita natin muna kung paano siya set up kung meron tayong sarili ng TP-Link na Umada saka may account tayo kay Love Takumi na ano. Okay? So, muna, pakita muna natin yung ating setup ngayon. So, setup natin is meron tayong itong ating Arclim X Umada na kit. So, ang setup ko is naka-LAN siya papunta dito. So, may picture tayo dito. So, ito yung kit natin. So, mayroon tayong 12 volts adapter. So, itong bandang dito is para sa ating coin slot. Then, LCD. Tapos, yung LAN. Then, ito, wala lang akong button, pero may button siya dyan. So, ito, connected to siya sa LAN. Itong LAN naman ito is meron siyang internet. So, yun lang yung importante. Dapat yung kit natin is may access sa internet para ma-access natin yung cloud server. So, ganito naman yung magiging typical na setup natin pag gagamit tayo ng ganitong setup. So, Umada Cloud, so meron tayong cloud server, tapos meron tayong mga EAP kahit saan. So, yung Umada Cloud na magpo-provision nito kung anong ilagay na SSID, so automatically controlled na siya dito. Tapos ngayon, yung ating Arclim X Umada na Vendo box, connected lang siya sa via LAN or via Wi-Fi. So, take note, pwede kayong magkaroon ng multiple na gayetong setup, multiple Vendo sa iba't ibang lugar. As long as connected lang siya sa internet. So, yung itong TP-Link Umada yung magmamanage ng mga user ninyo na mag-access ano, via voucher code generation. So, yan yung setup natin. So ngayon, ipakita natin kung paano mag-setup from start. So ito, bago ko to siyang reset. So ang gagawin lang natin yan is gagamit tayo ng app ng Umada. So ito yung app ng Umada. Kung papansinin mo, connected na siya sa network ko. So nakikita ko siya. So mag-ready ako dito ng images. Wala. So, yan. So, step 1. So, yan yung makikita nyo sa ating app. So, ang gagawin natin is i-click lang natin to siya. Tapos, ang mangyayari nyan is mapupunta siya sa ganito. So, set up lang natin yung username password. So, take note guys, yung username password na yan is kailangan natin yan siya mamaya. Kung mag-setup na tayo ng L3 provisioning. Tapos, yung next nyan, isi-setup na natin yung SSID. Take note din, itong SSID na to, ito yung gagamitin natin para mag L3 provisioning. So, dapat connected ka sa network ng ating EAP para makasetup ka ng L3 provisioning. So, nangyari nyan is, saan yan? Yan. Tapos may summary, papakita sa inyo. Then mag-apply na siya ng settings. So pag ma-apply na yung settings, ito na yung mangyayari. So katulad ng sa akin, all set na. Then next natin gawin is isi-set na natin yung L3 provisioning. So babalik tayo sa labas. Tapos ito na part. Yan. Yan yung pipundito natin. Tapos, i-click lang, i-checkbox lang natin yung ipapaprovision natin. Tapos, click natin tong L3 adoption. So, pag-click natin yan, so yan, dito, ilalagay nyo na yung binigay sa inyo na host name. So, hindi ko lang ipapakita dyan, pero set up ko na dito. Link.
Tapos, lagay nyo lang yung username password ninyo. Hindi yung ano ha, yung username password na binigay ni Love Takumi. Yun yung gagamitin ninyo. Tapos, take note pala guys, dapat connected ka. Di ba nag-setup tayo ng SSID? So, dapat connected ka muna dun sa device. Hindi gagana. Hindi siya tutuloy pala. Hindi tutuloy. So, sa akin, so, ulitin ko lang. Antay lang ha. Ayan. So, wait lang, mali pala yung ano ko. Mali pala yung host name ko. Tapos, so, ngayon, punta muna tayo dito sa ito. Sa controller natin. Punta tayo sa devices. So, pag connect na natin, pag provision natin, dapat lalabas dyan. Ito yung tayo lumabas. Check ko lang ulit yung ano ha. Yung ating so, ayaw mag-connect. So, ayaw mag-connect yung ano ko. Try ko muna i- reset. So, before natin siya, ano, habang nireset natin siya, ang gagawin natin ngayon is i-configure muna natin yung ating, ano, device. So, sa pag-configure ng ating device, makita ko sa inyo ngayon yung lalabas dito. Ito yung laman ng portal. So, explain ko lang to siya isa-isa. So, una pala, ang gagawin natin is press natin tong reset. Tapos, pag may lalabas ito na reconfigure, i-click lang natin tong I0 na button. Yan. So, ngayon, lalabas na siya dyan. So, ang gagawin natin is kukonnect tayo sa ano, kukonnect tayo ngayon sa internet, ay sa internet, sa ano niya, sa SSID. Tapos, open natin yung IP address niya. So, ito na yung palabasan. So, isi-setup ko muna. Pero, explain ko sa inyo isa-isa. Bawat na andyan. So, yan. So, yung pinakaunang ano, drop-down is actually yun yung Wi-Fi list natin. So, kung Wi-Fi base kayo, diyan yung pipiliin kung saan nyo kukonnect. So, either kung man nasa open hotspot or kung private naman siya na hotspot, lagyan na lang siya ng ano, Wi-Fi password. Kasi, importante kasi dito is yung kit natin dapat may access sa internet. Then, next is yung Umada user. Is yun yung username ninyo sa ano? Sa cloud na Umada. Tapos, password, kung anong password binigay. Then, Umada hostname is actually yung hostname na ano. So, for example, ganito, pag local IP,
Like kung gagamit tayo ng OC200, ito lang yung ilalagay natin. Pag cloud, dapat ito, parang ganito yung format. So ito yung host name niya, tapos yung feeling ko controller ID to siya. Or yung iba din naman na ano, like dong sa may isang isang ano din, isang server din na meron siyang colon 8443. So ito yung ilalagay niyo na host name. Tapos umada site, ito actually siya. Itong nandito sa upper right corner. So arclem yung sa akin. So kung wala nakalagay diyan, gagamitin niya is yung pinaka-default site niyo. So sa akin, ilagay lang natin. Then, portal naman, portal name is dito yun siya. So, may chance kasi kung may sarili kayong umada dito, gusto niya iba-iba yung portal. So, pwede niyo siya i-point mismo sa kung anong portal yung gagamitin. So, dito yan siya sa authentication, portal. So, yan o. Oh. So, yung portal name. So, pwede kayong maglagay na itong kit na to is yung gagamitin niya is itong portal name na to. So, dito siya na voucher, kumbaga. Then, next is yung, saan yan? Yan. Connection type. Umada type. Kung yung umada type natin, kung local is yung mga OC200 or PC setup, or naka-cloud, in which ito yung itetest natin ngayon, naka-cloud na setup. Then, yung duration type. So, duration type, ito yung dalawa. May voucher duration, saka cloud duration. Yung voucher duration, for example, pag 8 hours, pag login niya, magsa-start na agad yung 8 hours niya. Kahit na mag-log out siya o hindi na siya ko-connect doon. So, kung anong duration ng andon, yun yung gagamitin niya. Walang pause. Pag client duration, ang mangyari niyan, pag mag-login siya, magsa-start yung 8 hours niya, pero pag mag-log out siya or hindi siya connected sa network na, magpo-pause yung time. So, yan. Next is yung numbers. So, ay code type. So, yung by default kasi, naka-numbers lang tayo, 6-digit na code generation, pero may ibang server na capable siya na magbigay ng alphanumeric na number. So, alphanumeric. So, numbers and letters. So, itong sa kay Love Takumi, naka-enable to na alphanumeric. So, iset lang natin yung alphanumeric. Then, yung connection priority. So, pwede Wi-Fi, pwede LAN. So, dito, pag, since naka-LAN ako, ang gagawin ko, set up ko yung LAN para at least na-configure na yung LAN agad. I mean, kukonnect siya sa LAN, tapos pag hindi, kung naputol to, ang gagawin niya is magre-revert siya sa Wi-Fi. So, at least may redundancy tayo or may fallback. Then, next is, i-click na natin yung update. So, pag mag-update na tayo, pansin niyo config done na siya, is magre-restart na yun siya. So dito guys, yung sa pinakababa, like dito, yan, kopyahin nyo tong device ID. Kasi ito yung gagamitin natin sa pang-configure ng ating cloud controller. So ito, tingnan muna natin. So naka-configure na kasi ito siya. So yan. Ito yung configuration. So yan, so ready na siya. Pero may mga dinagdag pa tayo na configuration. So isisahin natin yung iba't ibang configuration pa natin. So, dito tayo sa notepad natin ulit. Before tayo nyan pala, tingnan muna natin kung gagana na yung ating provisioning nating device. So, connect tayo ulit sa ating TP-Link. Para ma-provision natin. So, ang gagawin ko nyan is L3 adoption ko lang. So, ilagay ko lang yung password. Ayaw pa rin niya.
Ayaw. So, reset lang natin to ulit. So, abang nag-reset tayo, continue pa rin tayo sa configuration. Ayan. So, dito muna tayo ulit. So, yung next na configuration natin is dito na sa ating Umada controller. So, una, may device ID tayo. So, kung naka-Wi-Fi base tayo, dapat punta tayo sa, ilalagay natin dapat siya sa whitelisting yung ating MAC address. So, dito tayo muna. So, settings. So, take note, guys, gagana pa rin to siya kahit hindi to siya na, ano, mag-generate pa siya ng code kasi direct siya papunta sa ating Umada. Hindi siya dumaan dito. Okay? So, kaya pwede pa rin tayo maka-continue. Then, sana yun. Punta tayo sa portal, then access control. Tapos dito, mag-add lang tayo. So, add lang natin MAC address. Tapos yung device ID natin, lagay natin siya dyan. So, yan yun pag gusto natin sa Wi-Fi. So, ibig sabihin nun, meron siyang access dito sa Arclim Exomada yung device na yun. Yung itong device na to. So, kung ipapadaan nyo naman sa iba, like sa akin, nilagay ko siya sa ano, LAN, at least mas secure. Walang ano, hindi sila makakahack or ano, something. Tsaka mas mabilis pa. So, pwede rin ganun. So, meron na tayo yan. Next is yung pag LAN-based naman, kailangan lang na may internet access siya. So, try tayo ulit na mag configure ng EAP natin. Tayo lang ha. So, L3 adoption natin. Ayaw pa rin. Ayaw na niya mag-connect. Baka natanggalan na ako ng access. Dito na natin ha. So, lagyan natin ito ng username, password. So, yan, hanggang nag-apply yan siya, tuloy tayo sa ating pag-setup. So, next natin is setup naman is yung sa time rate saka sa LCD na configuration. So, ang gagawin natin dyan, punta tayo sa profiles, tapos time range. So, kung pansin ninyo, nalagay ko na yung sa akin dito. So, pero, gayto rin yung, gayto yung pagka-format nyan. So, meron tayong device ID in which yung kinopya natin. Ang mangyari nyan is device ID, PHP, tapos comma, tapos yung minutes. So, pwede marami yung ilagay dyan. So, kung gusto nyo na ano, pag 100 maging 30 days, so pwede rin, lagay nyo dyan. Ang ano dito, ang computation nito is every time na dumagdag yung ano, yung, for example, nasa 5 tayo dito, sample 5, kung naghulog ako ng palagay natin 7. 7 pesos. Yung 7 pesos natin, ang magiging halaga niyan is kukunin natin yung 5. Yung 5 natin, 5, magkaroon tayo ng 3 hours. Plus, since walang
yung divisible na siya, 5 minus 7 is 2. So, gagamitin natin itong piso dito. So, magiging 2 times 10 minutes. So, mangyari niya na oras niyan is magiging 3 hours and 20 minutes. Kasi, bawat piso is 10 pesos. Ngayon naman, pag 12 pesos, so HP 12, mangyari niyan, 5. So, maging 10 siya. Ang mangyari niyan is 1 day, 2 hours. Tapos, gawin natin 15 para may ano. 16 na lang para mas okay. So, tapos, meron tayong 5. So, may pinakamaliit pa na 5 dito. Yung next niya is meron tayong 3 hours. Tapos, may piso pa tayo ulit. So, magkaroon siya ng 10 minutes. So, magiging time natin dyan is 1 day, 5 hours, 10 minutes. So, ganun yung computation ng ating ano, ng ating data. So, ito na yung nilagay natin dito. Tapos, next naman is yung LCD configuration. Yung LCD configuration natin is kung ano yung ipapalabas natin dito sa taas, saka sa baba. So, ang format niya is ganito. So, meron tayong LCD top, tapos LCD bot. So, yung underscore, matitreat yan siya as space. Tapos, 20 characters lang. So, ngayon, baguhin natin itong sa bot. Natin, cloud test. So, yan, save. So, next naman is yung initial sales. So, yung sales, dito, may sales na siya 95. So, nag-update kasi ito every time na may sales. So, edit lang natin ito. Gawin natin ito siyang 0. So, save natin. So, pag meron tayong setup na multiple vendor, ang gagawin na natin is gagawa lang tayo na ulit nito. Pero, mag-iba lang yung device ID. So, pwede na yun siya mag-work. So, ngayon, reset natin to para makita natin kung nag-appear. Tapos, habang i-reset natin yan, try natin ulit i-reconfigure yung ating, ano, ating EAP. Kanina pa kasi ako nag- pre-config, so baka natanggalan na ako ng access. Yeah pa rin. Ayan na niya. So, ayan niya na makonnect, guys. Pero, continue muna tayo. So, papansin ninyo, nabago na yung cloud test. Okay? So, ngayon, try tayo maghulog. Hulog tayo. So, mag-work pa rin to. Makikita naman natin yung voucher code sa server. So, hulog tayo ng 10. Meron tayong 6 hours. So, yun yung naka-configure dito sa atin na 6 hours. Pakita ko muna bakit naging 6 hours siya. Kasi dito sa 5, walang 10 dito, meron lang is 5. So, dalawang 3 hours, 6 hours. So, generate natin ang code. So, ito guys, ang generation nito is naka-alpha numeric siya. So, papansin niyo alpha numeric. So, tingnan natin sa ating voucher. Lumabas ba siya? So, dito na. A2C22L. Tapos, check din natin sa ating, ano, itong sales. Refresh natin to.
So, meron na tayong 10 pesos na sales. So, ganun lang guys. Ganun lang kadali yung pag-setup ng ating ano, ng ating device. So, sa next video, habang ayusin ko yung ano, pakita ko rin yung nagla-login na dito. So, pero, ganun lang yung concept ng ating ano. So, guys, available na to sa Shopee natin. Yung meron din ako doon na nakabox na at saka yung kits lang. Then, kung gusto nyong mayroong Umada Cloud, so, pwede nyo rin to. Pwede rin kayong mag-purchase sa kanila. And then, guys, gumagana din to sa OC200 kung gusto nyo rin nakaloka lang. So, yun lang, guys. Ito, Arclam X Umada, magamit yung Umada Cloud na setup. So, yun lang, guys. Don't forget to like and subscribe.